Good morning. Tayo po ngayon ay muling magbubukas ng salita ng Panginoon at ito ay matatagpuan natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 23, buong kabanata po. At ang ating pong pamagat ngayong umaga Sunday School ay pinamagatan ko pong mga ba ng tupa at mga unga ng baka. Mga ba ng tupa at mga unga ng baka. Alam niyo sa tuwing kami po ay magmisyon, magmimisyon mag-asawa dito po sa Leyte at kami mapunta doon sa kanyang lugar sa baryo o barangay town, narinig kong lagi ang malakas na bulong sa aking isipan, sa aking puso, ang mga ginawa kong kasamaan sa lugar na ito at doon sa mga taong naapektuhan. Ngunit salamat sa Panginoon sa tuwing kami magpunta rito, karamihan sa kanila ngayon ay na-convert na at mga naging miyembro ng iglesia. At lagi akong humihingi ng kapatawaran sa aking pong mga nagawa noon dahil hindi ko talaga makalimutan at hindi mawala sa aking pandinig kahit ito'y bulong lamang ng nakaraan. Dito po sa ating paksa ngayon, tungkol po kay Haring Saul, sinumbo siya ng Diyos upang siya lipulin niya ang buong Amalekitas sa dahilan sila po ay nagkasala, mayroon pong 300 taon na ang nakalilipas. At nais ng Diyos na lipulin ni Haring Saul ang lahat ng mga tao doon, pati mga hayupan at wala siyang ititira dahil sa kasamaang ginawa ng Amalekita na sila'y ang bayang Israel ay harangin nila at patayin ang marami. At sila po ay naging isang babagsik na kaaway. At dahil dyan, hindi pa rin kalimutan ng Diyos ang nagawang kasalanan. May 300 nang nakalilipas. Makikita natin sa Exodus chapter 17 verse 8 to 16 ang bagay na ito. Ngayon, sa utos ng Panginoon kay Haring Saul, hindi niya lubusang sinunod ang Diyos. Hindi niya lubusang sinunod ang Diyos. Ang utos dapat walang ititira mula sa matatanda hanggang sa mga bata, mula sa mga alag ng hayop hanggang sa lahat. Sapagkat ang Amalekita po ay larawan ng kasalanang nananatili sa buhay po ng tao. Yan po yung larawan kaya kailangan lipunin lahat. Ngunit itong si Saul, hindi niya ginawa ang lahat ng ito. Mayroon siyang itinira. Mababasa natin sa verse 3 na hindi niya inubos o pinatay ang lahat ng mga ari-arian at iniwan niya ang kanilang pinuno na si Agan. Isang napakasamat, napakalupit na hari. At itinabi ni Saul ang matatabang kawan ng tupa para sa kanyang pansariling kapakinabangan o sa kanyang pag-ahandog sa Diyos. Ginawa niya ito. Ngunit, nung bumalik si Samuel, itong si Haring Saul, nagmalaki. At sinalubog si Samuel na sabi, purihin ka, purihin ang Diyos sa iyo, Samuel. Tinupad ko ang lahat ng utos ng Panginoon. Ngunit, narinig ang mga ba at ng mga tupa at unga ng mga baka. Nagpapatunay lamang na hindi niya ginawa ng lubusan ang utos ng Diyos. Ganito rin ang mga nangyayari sa mga tao ng Diyos sa iglesia at nagtatanong, anong kasalanan ko? Bakit tumadanas ako ng kahirapan ng buhay? Na ang sabi po sa Numbers chapter 32 verse 23, ang sabi doon, hindi ka makatakas sa iyong kasalanan. Be sure your sin will find you out. Ngunit kung aking susundin ng buong tiwala ang salita ng Diyos na yon, hindi mangyayari na tayo makakarnig ng mga ba ng tupa at unga ng mga baka sa mga nagdaan nating mga kasalanan na akala natin ilimot na. Mag-ingat tayong may tinatagong ba at ng mga tupa at unga ng mga baka sa nakaraan. Na paano natin ito may susuko? Alamin natin ang karaniwang kamalian na hindi natin binibigyan ng halaga. Si Haring Saul ay gumawa ng 3 kapalpakan na karaniwang nagagawa at ginagawa sa ating kapanahunan. Una, ayon po sa verse 3,
ng 1 Samuel chapter 15 verse 3, si Haring Saul ay may malinaw na utos na sinuway. Ano pong sabi? Si Haring Saul ay may malinaw na utos na sinuway. Bakit niya sinuway? Ito pong problema ni Saul. Siya po ay isang hambog na hari, rebelde, at stubborn. Talagang matigas ang ulo. Hindi nakikinig at hindi tumutupad sa kanyang napapakinggan. Siya'y nagmamagaling. Siya'y nagmamarunong. Kaya tignan nyo ang sabi sa verse 3, ngayon umalis ka at lipunin mo ang Amalek at yung lubos na wasakin ng lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. Pero hindi ito ginawa ni Samuel, Haring Saul, sapagkat siya isang mayabang, isang rebelde, at isang matigas ang ulo, stubborn. Kaya sabi ni Samuel sa kanya, doon sa chapter 15 verse 17, at sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ba ikaw ay ginawang pinuno ng mga lipi ng Israel at hinirang ka ng Panginoon upang maging hari sa Israel? Ibinalik ni Samuel kung sino si Saul sa nakaraan. Siya ay pinili lamang ng Diyos, wala siyang may pagmamalaki. At ang sabi sa 23, sapagkat ang pag-imagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulang, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Ano pong makikita natin dito kay Saul? Siya po'y mapaghimagsik, rebelde. At ang kanyang paghimagsik ay higit pang marumi at kasalanan sa pagkukulan. At ang sabi pa ay kalawa, siya po'y stubborn, matigas ang kanyang ulo. Gaya ng katampalasan at pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat sarili niya ang nasusunod, Diyos-Diyosan ang kanyang sarili. Pero alam niyo ang sagot niya sa verse 21, sa 1 Samuel chapter 9 verse 21, itong sagot niya, hindi ba ako isang Benjamita mula sa pinakamaliit na lipi ng Israel? At hindi ba ang aking angkan ang pinakahamak sa mga angkan ng lipi ng Benjamin? Bakit ka nagsasalita sa akin sa ganitong paraan? Now, itinuturing niya ni Saul na sapat na, no? Sapat na ang kalahating pagsunod. Ganon din ang problema natin. Akala natin, natupad natin ang buong pagsunod natin kung ginagawa natin ang simula lamang. At hindi natin tinatapos dahil mayroon tayong sariling katuwiran, sariling pangangatuwiran, sariling kalooban. Hindi yung sabi niya sa verse 9, chapter 15, ngunit itinira ni Saul at ng taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero at lahat ng mahalaga. At hindi nila ganap ni pinuksa ang mga ito. Lahat ng bagay na hamak at walang halaga ay ganap nilang winasak. Yung pong mga walang pakinabang ay winasak ni Saul, ngunit yung may pakinabang ay itinira niya. Alam niyo kung minsan meron tayong ganyan. Sinusuko natin ang ating kasalanan, yung lantad at kitang-kitan mga tao, pero yung ating tinatago na alam nating mapapakinabangan natin tulad ng garbo, pride, tinataas tayo ng ating sarili, akala natin magandang pakinabang yan, yung ating pagsisinungaling, yung ating lust, akala natin nakakatulong sa atin at ating ibinabahagi o ating winawasak ang mga kasalanang lantad na nakikita. Mga kapatid, ito po ay partiality. Maging sa partiality ay sa tao o sa anak natin, ito'y kasalanan. Utos ng Panginoon na dapat walang partialidad. Lalo na pagdating sa kasalanan, dapat lahat ng kasalanan ay kasalanan maliit man o malaki. At dapat natin itong gawin na ito ay puksain sa pamagitan ng ating pagsuko nito sa Diyos. Ang Diyos mismo ang maglilinis nito. Bawal po ang partiality sa kasalanan tulad ng sinabi sa James chapter 2 verse 9. So bawal kung ako'y, kung kayo'y nagpapakita ng pagdatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad
ng kautusan bilang mga lumalabad. Alam niyo minsan, sa ating mga pagbibiro, akala natin hindi tayo nagkakasala. Kaya hindi natin isinusuko sa Diyos, hindi natin ihiningi ng kapatawaran sa Diyos dahil biro lang. E parsyalidad yan, lahat po ng pagbibiro kahit kaunti, kung labag sa kalooban ng Diyos, ito po ay kasalanan. Ito po ay isang self-righteousness at hindi po ito submission sa Diyos. Kaya ayon sa verse 3, si Haring Saul ay may malinaw na utos na kanyang sinuway. Mayroon din tayong malinaw na utos, mga kapatid. Alam natin sa banal na kasulatan, kinakausap tayo, pero sinusuway pa rin natin. Ikalawa, ayon doon sa verse 13 and verse 20, si Haring Saul ay tumanggi sa kanyang pagsuway. Ipinagtanggol niya ito ng natwiran. Tingnan niyo ang sabi sa verse 13. Nang dumating si Samuel kay Saul, sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Tinupad ko na ang utos ng Panginoon. Eh? Tinupad? Verse 20, ang sabi, at sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y pumunta sa daang pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking pinatay lahat ng mga Amalekita. Siya na mismo umamin na hindi niya tinupad ang utos ng Diyos. Tumanggi pa siyang aminin siya yung makasalanan maliban na kanya raw iningatan itong si Agag. Eh, ganun na rin. Hindi siya makakalusot sa Diyos, hindi tayo makakalusot sa Diyos. Ano mang pangangatwiran natin, mga kapatid. Alam ng Diyos ang kanyang pagsuway. Alam ng Diyos ang pagsuway ni Saul. Doon pa lamang mismo sa pagkakahiram sa kanya, sapagkat siya'y hiningi ng bayan, hiningi ng demokrasya, karapatan ng marami, na magtayo ng hari, pero ibinigay ng Diyos sapagkat yun ang kailangan nila. Sapagkat sila'y hindi sumasampalatay sa Diyos, binigyan sila ng hari na mapakinabangan nila pansamantala, ngunit sinungaling at hindi umaako ng kasalanan. Alam na, doon pa lamang sa chapter 15 verse 1, at sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka, upang maging hari sa kanyang sa bayan ng Israel, kaya ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Sa kabila po ng alam na ng Diyos na itong si Saul ay hindi maging tapat, ibinigay pa rin niya siya ng mga tao. Bakit? Yun ang inihingi ng mga tao at yun ang nararapat na hari para sa mga tao. Ngayon, mismong boses ng kanyang pagsuway ang narinig ni Saul. Tingnan niyo ang sabi sa verse 14. Ngunit sinabi ni Samuel, ano kung gayon ang kahulugan nitong iyakan ng tupa at ang ungal ng mga baka na aking naririnig? Mismong inilalantad ang tao sa kanyang kasalanan, maririnig at makikita mismo. Hindi maalis ang kasalanan sa ating pagtanggi o pangangatwiran, mga kapatid. Bakit po? Lalo lamang tayo nagkakasala sa Diyos. Basahin natin ang 1 John 1:8 hanggang 10. Ang sabi sa 1 John 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. At ang sabi sa verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa atin, eh masahol pa tayo sa hindi mananampalataya. Pero kung ating ihahayag, ipinahayag ang ating mga kasalanan, siya itapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yun po yung simpleng paraan ng Diyos, aminin lamang. Ngunit itong si Saul, tulad din natin, ay tumatanggi tayo sa ating mga pagsuway. Ikinakatwiran natin, sinasabi natin, biro lang, o di kaya iparinig lang. Hindi mabubura ng Diyos ang pagrebelde. Hindi mabubura ng ano? Ng mga pangako lamang ng pagsunod natin. Maraming ganyan sa atin, nangangako tayong sumunod, pero ng salita lamang. Pero rebelde po yan. Pagre-rebelde sa Diyos. Kailangan sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, kailangan maghukay tayo, maghukay na maghukay sa gawa natin hanggang sa mahukay natin ang bedrock, ang bato, at doon natin itatayo ang ating bahay, ang ating buhay.
Nakita niyo yung talinhagi ng Panginoon tungkol doon sa Matthew chapter 7 verse 24 to 25 na ang sabi niya doon sa verse 23 na hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay pagbubuksan ng Diyos ng langit, kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Verse 24. Kaya't sa Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang buhay, bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na ito, ngunit hindi ito bumagsak, bagamat may kunting sira, sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng itago, hindi tayo makakalusot. Kailangan talaga natin gawin ang salitang napakinggan natin, ating ilantad ang ating kasalanan. Huwag nating sabing hindi tayo nagkakasala sapagkat nakikita ng Diyos ito. Dapat kapag nakarinig tayo ng salita o yung salitang nakatago sa ating puso na ating matagal nang napag-aralan, ay dapat nating isagawa. Ikatlo, nagawa ni Saul. Okay? Ayon sa verse 21, si Haring Saul ay nagdahilan sa kanyang pagsuway. Anong una, mga kapatid? Ayon sa verse 3, si Haring Saul ay may malinaw na utos na sinuway. Ikalawa, ayon sa verse 13 and 20, si Haring Saul ay tumanggi sa kanyang pagsuway. Tumanggi. Ngayon naman, ikatlo, ayon sa verse 21, si Haring Saul ay nagdahilan sa kanyang pagsuway. Tingnan niyo ang sabi sa verse 21. Ngunit ang taong bayan, ang sabi niya, nung kanya siya po ay kinumpronta na ni Samuel. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupa at baka, na pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihandog daw sa Panginoon Diyos sa Gilgal. Gumagawa ng paraan itong si Saul upang ituwid ang kanyang sarili. Eh, Brad, pastor, hindi ako nakadalo ngayong Sunday dahil meron akong siniringan sa amin. Umiyak pa nga eh. Pero ang utos ng Panginoon, pakabanalan ninyo ang araw ng Linggo. Huwag gamitin sa iba. May panahon, hindi kaya. Dalhin mo, ayayahan mo yung iyong siniringan na umatin sa pagsamba. Eh tayo kumisan, tayo tulad ng mga bata na kumuha ng chocolate at pilit-pilit nating ubusin at pagkatapos makita ng nanay, bubukas yung kanyang mga palat, sabihin, wala. Pero kitang-kita mo sa mukha, andun lahat yung nagkalat ang tsokolate. Ganun din tayo kuminsan, patay mga bata pagdating sa kasalan, akala natin okay lang ang magsinungaling at magdahilan na wala tayong kasalanan. Napakadaling isipin na ang disobedience ay mahalaga basta nakagawa ng mabuti kaysa doon sa benepisyo ng katapatan. Mas maganda ang benepisyo ng katapatan. Napakadali po mag-isip na sinasabing the end justifies the means. Ano po ibig sabihin? Kung makagawa naman ako ng mabuti, eh kahit mali yung ginawa ko, eh maganda yun, dapat pasalamatan. Yan ang sinabi ni Pablo sa Romans 3:8. At bakit hindi sabihin, gaya ng paninirang puri sa atin ng iba na nagpapatuturo na sinasabi raw natin, gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang katulan sa kanila ay nararapat. Hindi po pwede. Hindi pwedeng gumawa tayo ng mabuti kahit kasinungalingan, kahit pagtatakip ng kasalanan, eh magiging resulta nito. No? Hindi pwedeng yung end justifies the means. So ganitong ginawa ni Saul. Nagdadahilan siya sa kanyang mga pagsuway. At gumawa pa siya ng maraming paraan upang ibintang sa iba ang kanyang ginawang kasalanan. Imbis na aminin. Simple lang sana, aminin. Pero gumawa siya ng mga dahilan na ibinintang sa iba. Una-una, sinisi niya ang mga tao. Tingnan niyo sabi sa verse 15 and 21. Sinabi ni Saul, sila'y dinala nila mula sa mga Amalekita sapagkat itinira ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoon mong Diyos.
Ang nalabi ay aming pinuksang lahat. Pero mo, isinisi sa mga tao, no? Ganyan ang panahon natin ngayon. Marami kang isisisi. Ayaw mong tanggapin ang iyong pagkakamali. Ayaw mong harapin ang iyong kasalanan. Verse 21 ang sabi, ngunit ang taong bayan, sabi niya, kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupat baka, ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Eh ito naman, katuwiran natin, ito naman ay para for the Lord ito eh. Para sa Panginoon itong ginagawa ko eh. Mga kapatid, hindi po tama yung ganun katuwiran. Para kang si Saul. At hindi lang yun sinisisi ang ibang tao, kundi sinisisi rin ang iba. At alam niyo, yung paninisi sa kapwa natin, ito hindi bago, ito'y luma na. Simula pa lamang ng pagkakasalan niya, dan ito'y minana natin. Nagpapatunay lamang na tayo makasalanan. Genesis chapter 3, nung sila po'y magkasala na at sila'y pinuntahan ng Panginoon at tinanong si Adan at si Eva. Anong sagot ni Adan? Ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 12, sabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Natandaan natin, nung suwayin ni Eva ang utos ng Panginoon na sa harap ni Satanas, andun din si Adan, nagpapaya at kumain pa. At ngayon si Eva. At ngayon si Eva naman. Ang sabi ni Eva sa Panginoon, sinabi ng Panginoon sa ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Ganon din tayo eh. Kahit gumagawa tayo ng kasalanan, alam nating kasalanan dahil mayroon tayong pakinabang, gagawin natin. At pagkatapos sabihin natin, talagang andyan Satanas talaga sa akin eh. Talagang dinidikta na to. Naku po, lumang tugtugin niyan, ikaw mismo ang gawa. Huwag mo nang sisihin si Satanas. Umamin ka ng iyong kasalanan. Ganito yung ginagawa sa lumang panahon sa Old Testament sa Ezekiel. Kaya si Ezekiel po ay binalik sa kanila, sa mga taong bayan, ang kanilang mga, yung motto nila, yung kasabihan nila. Ano yung kasabi ni Ezekiel o sa panahon ni Ezekiel? Ezekiel chapter 18 verse 1 to 3. Ganito po ang sabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin, sabi ng Ezekiel, na sinasabi. Anong ibig niyong sabihin sa pag-ulit-ulit ng kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel? Kinain ng mga magulang ang maasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nangingilo. Yan yung kasabihan ng mga magulang daw kumain ng maasim, pero ang mga anak daw ang nangingilo. Pwede ba yun? Nasabi sa verse 3, habang buhay ako, sabi ng Panginoon, Diyos, hindi ninyo gagamitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Hindi pero pwede yan. Bakit? Anong kahulugan yan? Ang sabi po sa verse 18, verse 20, chapter 18, verse 20, ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasama ng masama ay isa sa kanya. Kung sino doon nagkasala, siyang mananagot, siyang mamamatay. Hindi pwedeng ibintang sa iba. Pero ang masakit sa ating panahon, tumatanggap po ng responsibilidad dahil may kabahaging mabuti. Yan ang pong problema. Yan po isang paraan pa rin ng pagdadahilan ng pagsuway. Isaiah 1 Samuel chapter 15 verse 15, ganito ang sabi. Sinabi ni Saul, sila'y dinala nila mula sa mga Amalekita sapagkat tinirahan ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoon mong Diyos ang nalabi ay aming pinuksa. Ginawa daw nila, ayon sa taong bayan, inipon ng mabuti para sa paghahandog sa Diyos. Meron tayong ganyang katuwiran. Tinin sa verse 20 to 21. Sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y pumunta sa daang pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking pinatay na lahat ang mga Amalekita. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupat baka ng pinakamabuti sa mga itinlagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Pero tignan mo, sabi ni Saul, ginawa niya rin lahat pero kanyang tinira si Agag. Bakit? Eh,
Siyempre, ang mangyari niyang kapurihan ni Saul na hawak niya ang pinuno o hari ng kalaban. Matagumpay siya, magaling siya, mahusay siya. Ganon din tayo. Gumagawa tayo ng mabuti kahit ang layunin natin ay para itaas ang sarili. Nawa, mga kapatid, ito pong nangyari sa iglesia. Mga taong nasa iglesia, gumagawa ng kahangahangan ng mga bagay para sa kanilang pansariling kapakanan. Ito pong lumilikha po ng mga problema dahil lalabas at lalabas ang motibo at mga ngatwiran, magdadahilan hanggang sa mag-aaway, garbo po ang umiira. So, hindi po nakikilala ng mga tao sa iglesia nang mabuti't masama ay lagi pong nagkakasama yan. We have to choose good. Kailangan kilalanin natin ng mabuti ano bang kahinatnan kung sasamahan po ng masama. So, baka mayroon tayong mga ba na mga tupa at ungal na mga baka sa ating nakaraan, mga kapatid. Ang masasabi ko lamang, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, kung wala ka pang pagtitiwala kay Kristo, laging sumisigaw ang ba ng iyong kasalanan at ungal ng iyong kalapastanganan sa Diyos. Kailangan mo isuko ito upang ikay maligtas sa tiyak na kaparusahan sa dagat-dagatan apoy. At kaya ikaw naman na Kristiyano, bagabat si Saul ay talagang nahatulan na siya ay mawala na sa kaharian ng Diyos, siya tinanggi na ng Diyos, pero isang bagay ang ginawa niya na dapat mong tularan bilang isang Kristiyano. Sa verse 24, ang sabi ni Saul, at sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita sapagat ako'y natakot sa taong bayan at sumunod sa kanilang mga tili. Lahat yan, inamin ni Saul na siya nagkasala sa pagsuway sa Panginoon. Siya nagkasala laban sa hindi pagsunod sa salita ng Panginoon. Siya nagkasala na siya natakot sa tao kaysa sa Diyos. At siya nagkasala na siya sumunod sa karamihan ng tao imbis sa nag-iisang Diyos. Aminin natin. Kung nagkasala ka, huwag mong itanggi. Huwag ikatwiran ng iyong sarili nagmamagaling. Alam ng Diyos ang iyong kasalanan. Huwag ibentang sa iba. Huwag mong gawin matuwid ang iyong sarili para lang masabing marami kang nagawang mabuti. Mga kapatid, hindi ka makakatakas sa kasalanan. Ang nangyari po kay Saul, bagamat kanyang inamin ang kanyang kasalanan, binayaran niya ng napakalagang bagay sa kanyang buhay. Sapagkat, sabi nga sa verse 27 to 28 ng ating teksto, nang tumalikod si Samuel upang umalis, hinawakan ni Saul ang laylayan ng kanyang balabal at ito ay napunit. Nagkataon ba ito? Ito ay aksidente? Hindi po. Ang sabi po ni Samuel at sinabi ni Samuel sa kanya, pinunit ng Panginoon sa iyo ang kaharian ng Israel sa araw na ito at ibinigay sa iyong kapwa na higit na mabuti kaysa sa iyo. Sino yung higit na mabuti kaysa ni Saul? The man who seek after God's honor. At yan is the beauty. Yan po kailangan natin ngayon ng puso natin. Lagi nating habulin, hangarin ang puso ng Diyos upang tayo'y makasunod sa Kanya ng buong katapatan, buong kabanalan at hindi po pagkukunwari, pagmamagaling sa ating sarili. Tanda natin, darating ang araw, may mga ba ng tupa at mga ungal na baka na maglalantad sa iyong kasalanan. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na muli niyong pinaalala sa amin. Na kailanman, hindi po magkakabulang sinabi sa Numbers 32 verse 23,
Be sure your sin will find you out. At nakakahiya po kung malantag kami sa araw na yun. Pagpalain po ninyo na sana'y maging tapat kami na ay aming isuko ang lahat ng kasalanan. In Jesus' name. Amen.